Tito Johnson, nagpunta sa ospital ang isang babae para malulasan sana ang nararamdamang sintomas. Hindi niya akalaing uuwi siyang may dinadamang trauma na sabi niya posibleng dadali niya habang buhay. Nanginginig at umiiyak nang magsumbong ang 22 years old na estudyante sa mga pulis ng Station 4 sa Quezon City Police District. May ginawa umanong mahahalay sa kanya ang radiotechnologist ng isang pribadong ospital doon nga sa Novaliches. Ayon sa kanya, una siyang nagpunta sa ospital para magpa-X-ray noong June 25, nang kinuha niya ang resulta noong June 27. Inalok siya ng suspect ng libreng ECG. Kailangan umano ito ng biktima na may sakit rin sa puso, Tito Johnson, dahil napansin umano ng suspect na maputla siya. Bumalik siya kahapon, June 28, at sinabi na babayaran niya na lang ang ECG, pero mapilit ang suspect. Dinala siya sa X-ray room, sinabihan siyang tanggalin ang kanyang pangtaas, pero hindi siya binigyan ng lab gown. Pagkahiga niya, doon nagnawa ng mahahalay na bagay ng suspect ang babae. Agad sumigaw ang biktima at umalis. Naaresto naman ng mga tauhan ng Station 4 ang suspect na aminado sa krimen. Hinala ng mga otoridad, hindi ito ang unang biktima. Hinihingkayat naman ng babae na maglakas loob din ang iba pang biktima at magsumbong sa mga pulis. Humingi po ako ng kapatawaran. Handa po kami makipag-ayos. Bilang isang babae, hindi dapat ako nagtatago. Dapat talaga mag-aro po ng hustisya. Kasi paras lang naman po tayo dito tao. Dapat ang nag-entertain doon sa babae na nagpa-ECG ay babae din dapat, nurse or nursing aide or doctors. So dapat ang pinagdalan din sa kanya, ECG room. Tito Johnson, payo ng Quezon City Police District, huwag mag-atubili ang mga biktima ng katulad na krimen na lumapit sa kanilang mga tanggapan para tulungan sila, matulungan silang makamit ang justisya. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, naiintindihan niya na bukod sa takot, may stigmang kabit umano sa mga ganitong insidente. Pero tiniyak niya na may mga polisiya at sistema silang ipinapatupad para masiguro mapoprotektahan ang privacy ng mga biktima. Desidido naman itong biktima, Tito Johnson, na ituloy ang reklamo dito sa suspect na nakaharap ngayon sa reklamong Acts of Lasciviousness. Tito Johnson? Maraming salamat, Ana Cereso.